Magandang araw mga bata! Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin sa asignaturang Mother Tongue Base ang tungkol sa pag-uuri ng pangalan. Ano nga po ulit ang ating aralin ngayong araw? Tama, pag-uuri ng pangalan. Learning competency. Classify naming words in different categories. Tayo'y magbalik-aral. Ano nga ba ang pangalan? Naalala mo pa ba ang ibig sabihin ng pangalan sa ating nakaraang aralin? Taas lamang isang kamay nang nais sumagot. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng pangalan? Taas lamang uli ang isang kamay nang nais sumagot. Alamin natin. Ibigay ang ngalan ng mga sumusunod na larawang makikita. Handa na ba kayo? Sino ang nasa larawang ito? Ano ang nangyayari sa larawang ito? Saan ang larawang ito? Ano ang larawang ito? Anong hayop ang larawang ito? Sino ang nasa larawan? Ano ang nasa larawan? Anong bagay ang nasa larawang ito? Linangin natin. Paano natin uuriin ang mga pangalan o salita? Meron ba kayong ideya? Taas lamang isang kamay nang nais sumagot. Tandaan natin. Ang ngalan o pangalan ay inuuri sa una, ngalan ng tao, ikalawa, ngalan ng lugar, ikatlo, ngalan ng hayop, ikaapat, ngalan ng bagay, at ikalima, ngalan ng pangyayari. So, meron tayong limang paraan kung paano natin uuriin ang mga pangalan. Maaari mo ba itong basahin muli? Para naman sa inyong unang gawain, uriin ang mga larawan na ipapakita ng guro kung ito ay tao, bagay, lugar, hayop, o pangyayari. Ano kayang uri ng pangalan nito? Saan kaya nabibilang ang isang payaso? Saan naman kaya nabibilang ang kaganapang bagyo?
Anong uri ng pangalan kaya ang Manila Zoo? Martillo, inahing manok, NARS, cellphone, piso o barya, ngayon ay alam niyo na kung paano uuriin ang mga pangalan. Kaya natitiyak kong inyong kayang sagutan ang mga susunod pang gawain. Para naman sa ikalawang gawain, magbigay ng mga halimbawa ng ngalan ng tao, lugar, bagay, hayop at pangyayari. Ngayon man, lahat kayo ay isa-isa kong tatawagin upang magbigay ng mga pangalan. Tandaan natin, ang ngalan ay inuuri sa ngalan ng tao, ngalan ng lugar, ngalan ng hayop, ngalan ng bagay, at ngalan ng pangyayari. Para naman sa ikatlong gawain, gamit ang iyong pamangyanan, gumawa ng pagpapangkat ayon sa tao na nakilala, lugar na alam, hayop na nakikita, mga bagay sa paligid at pangyayaring nasaksihan mo. Uulitin ko po, ang lahat ng inyong isasagot ay magmumula sa inyong pamayanan. Mula sa taong nakilala mo, sa lugar na alam mo na meron sa inyong pamayanan, hayop na makikita sa inyong pamayanan, mga bagay rin na makikita dito, at mga pangyayaring nagaganap dito. Ngayon ay maaari nyo nang kunin ang inyong kwaderno at simulan ng tatlong gawain. Magbigay lamang ng taglilimang halimbawa ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari sa inyong pamayanan. Paalala lamang habang gumagawa ng ikatlong gawain, huwag lumikha ng kahit anong ingay. Pag-isipang mabuti ang inyong isasagot. At yun lamang para sa inyong aralin sa asignaturang Mother Tongue Base. Naway natutunan niyong mabuti ang tungkol sa pag-uuri ng pangalan. Maraming salamat!